Karaniwan pa naglalabsong tayo, may narinig tayong mga echo, second voice, blending. Paano yung second voice? Good na. Yo, what's up? Robin right here. At bago natin ituloy ang ating pagbibigay na reaksyon sa ating mga awitin, please guys, like and share nyo po ang ating FB page at lagi kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel. Salamat! Okay, hello again guys. Welcome sa fourth episode ng DJs REACT ng 95.5 Pinas FM. Today, mag-react tayo sa isang singer-songwriter sa ating bansa. At siguro makikilala niyo once na nag-play ang kanyang song. Boy, welcome to another edition ng DJ's React. Yeah. Si Raymond Stone, si Batoy, yours truly. And of course, it's your boy, Ike. Yes, rapid or right here. Simulan na natin to. Nakaka-excited. Yeah. Okay, play natin. Go! Bago na ba battery nito? Oy, ikaw mahilig mag-control eh. Enter, no? Sige, play, go. play lang. Ito. Uy, ito seryoso. Oh, Marlon Barnuevo. Okay na yan, wag na natin review. So. Okay na yan. Ayos na? Oh. Okay na tayo. Gusto kong pakinggan. Gusto kong ma-feel good sa music eh. Eh ako'y plastado na dito sa aking papa. Ano yung plastado? Taka lang ha. Ano, sige, parang tanong kayo. Ano yung plastado? Plakda, bagsak. Ay, plastado sa... Oh, parang nakaghilata ka ng gano'n. Plastado. Tagalog mo siya? Plastado. Oo, Tagalog yun. Mahalin ang sarili bago ang iba. Ganda nun. Di mo kayang ibigay ang bagay na wala ka. Di mo kayang ibigay ang bagay na wala ka. At higit sa lahat kapag ikay nagmahal sa iyong sarili lagi kang may titira. Tama. Song of advice. Tama. Yan ang una. Mahalin ang sarili bago ang iba. Yun ang kanya pinapoint out. Ito yung pangalawa. Di mo kaya ibigay ang bagay na wala ka. Ano yung pangatlo? Ayan, syempre. Tigit sa lahat. Yeah. Habang buhay ang tingkad ng isang bulak na. Kaya't lagi kong sasabihin tuwing ikay umiiyak. Ayan na. Galing. Yan ba yung pinaka- Marlon Barnuevo yan. Sasabi ko na chorus. Chorus. Yung hook, iba sa chorus. Possible din siya eh. Pwede siyang kinukumbind eh. Kinukumbind na nakapaloob sa chorus. Kasi usually, sinasabi na chorus. Tapos yung terminology ngayon, hook, yan na yung hook, pare. Naisip ko tuloy, yung hook ba yung chorus? Pwede kasi yung chorus, after chorus, may hook. May ganun pa? Oo, yung kumbaga, hook kasi yung parang ano, yung mga ad-libs na ano. Nasa loob ng chorus yung hook. Nasa loob ng chorus yung hook. Tsaka ang pinaka ano talaga ng hook nasa loob is ng chorus. Chorus yung hook. Oo. Yung hook ba, dinidefine ng mga musician na para siya yung parati mong yung nagdala ng kanta parang ganoon hindi. Yun nga yun, kaya sinabi na hook. Na-hook ka nila, na-hook ka nung yun nga, dinatanong ko sa inyo. Alam nyo ba? Nagsusulat. Ito, trivia, facts. Ang nagsimula ng hook na yan, wala iba kundi si Captain. Immediately regret my decision! Hindi mo alam. Baka naman si Peter Pan. Si Captain talaga yan. Nasima. Tapos gumawa sila ng group. Oh. Ang tao, hook balakap. Ito! yung group na yun. Kung ano naman yung sali? Ano naman yung koda? Koda? Oh, pag may kita kong koda, ano yung koda doon? Eh di magpipicture lang kayo. Koda kayo. Ano ka ba?
yung mga ganyan, yung mga technical na yan eh, di ba? Yung may mga pre-chorus, chorus. Kasi pwede ring tawagin yung pre-chorus na refrain. Yung coda, most of the time, nilalagay yan sa last part eh. Parang ano siya, di ba? Pero yung coda, may ulit siya na kinuha yung... Kinuha doon sa linya sa nauna o sa gitna? Depende. Kinuha doon sa ganun? Depende sa koda mo. Halimbawa, kung nasa pool mo na yung koda mo ngayong buwan, kota yun. Okay, ganun eh. Pero may, di ba? Iba, iba. Koda o ako. Anong bibiliin mo? Koda o ako? Anong mas gusto mo? Kumbaga yung hook, ano yan, elemento yan ng chorus. Part, ano lang siya, parte lang siya ng chorus na kailangan laging... Oh, mamaya, bago matapos, pagtapos nito, tatanungin ko sa iyo anong pinaka-hook sa inyo dyan. Siyempre yung chorus, for me sa akin, yung chorus. Mamaya, sige. Ikaw naman makasarili kung ikaw. Ganda naman. Titira? Ang ganda. Hindi ka naman makasarili kung may... ikaw ay may titer. Ang ganda nun ah. Ibig sabihin... Galing. Ganda konsepto. Ganda. Sa wakas, nakapakinig ulit ako ng mga gantong kanta. Ganda. Tatlong payo. Tatlong payo. Payo. Man. Payo. Man. Yan ang tatlong. Alright. Ganda. That was the one and only Toto Sorioso. Konting background lang kay Sir Toto. Ano? Galing. Nanalo siya sa Phil's Cup Songwriting Competition. Grand Prize winner. Sorioso ba yan? Toto yan eh. Ito Toto yan eh. Way back sa noong 2010. Tapos sumali siya sa Phil Pop. Yung Awit Mo'y Nandito Pa na nanalo ng second place noong 2014. At yung isa pa, Tayo-Tayo Lang, na nag-second place din noong 2012, Sung by Evidence Set. Gustong-gusto yan ng Tito ko. It's Toto. So what can you say about this song? Actually, collaboration siya. Ang sumulat niya na si Toto Sorioso at saka si Marlon Bernardo. Collaboration. Collaboration siya na... Sa lyrics, pati sa arrange. Ang ganda. Kasi yun. Tulad lagi sa akin binabanggit yan. Pag gumawa ka ng song... Ni Toto. But si Davey lagi nagsasabi. Lagi nilang binabanggit sa akin, lalo na si Davey, na pagkagawa ka ng song, from the title itself. Seryoso yan eh? Oo, mahuhook ka nila. Mahuhook ka nila. Mahuhook ka nila. Nahuhook na tayo. Kaya nga ako lang natin eh. Kasi seryoso mo nagsalita, baka yun. Hindi, totoo. Dito na ako niniwala kung tama na yung sinasabi mo o hindi. From the title itself, kailangan mo mahuhook ka na nila. Kung baga sa title pa lang, parang ano tinitinda namin? Gusto mong malaman, pakinggan mo ito. Parang gano'n. Okay, in terms of sa lyrics, familiarity doon sa lyrics, anong pinaka-familiar sa inyo? Yung lyrics kasi, ano eh. Na-tipong, pag natugtog, o ano yung, pakinggan ko, ito yung familiar sa akin sa lyrics ng kanta eh. Ako sa lyrics, bali, ganito eh. Hindi siya pangkaraniwan na lyrics na love song, ordinary love song. Yung nga, sinabi ko kanina, song of advice. Pero, for the whole na lyrics, ano eh, ang ganda kasi naibigay niya yung mensahe na dapat ibigay ng nasa, nahuhook ka pa rin ng melody. So, ito yung tinatawag natin na sa technicalities naman, yung power of being a natural. Kasi pag mga sabi mo power of being a natural gundo sa recording sa technicalities gundo. Kasi usually ganda ng buhok ko paki-explain kasi ganito yan kapag would you mind to elucidate? Karaniwan yeah. Panaglalabsong tayo may marinig tayong mga echo second voice blending parang yung second voice ganda. Pero ito kasi Toto Sorioso. Sorioso to ah. Yung parang narinig mo ng natural si Gary Granada, yung mga gantong datingan na sobrang natural ng kanta, hindi mo na kailangan ng effects, hindi mo na kailangan ng second voice. So doon pa lang nakuha tayo sa konsepto ng kanta, nakuha tayo sa pagiging natural. For me, sa akin yung hook, sa akin lang to, yung hook na pag gumagawa ko ng song, madalas kong ginagamit yung hook after the chorus. Kasi, sa huli, oh. Sabi ko, for me ha, sa akin, ang hook sa akin, ito yung mga LSS factor. Okay.
na from Pabile, Pabile. Yun yung hook, Pabile. Sobrang thankful tayo dahil ngayon sa pagdating sa pag-aaral, sa education, may course na ng music. Music talaga. Nandito, inaaral nito yung mga bagay-bagay sa pagdating sa technical. Kaya dapat mag-enroll muna kaya tayong tatlo. Oo nga eh. Pero sobrang sa akin, honest to goodness, hindi naman tayo initial, ano tawag nito? Professional. Equipped. Technically, yes. Sa music, di ba? Merong mas professional siguro ng bagay. Ulitin natin ito. Tama rin. The point of view ng mga DJs, yung mga sinasabi na. Kaya pwede ninyo kaming i-correct, lalong-lalo na yung mga kapinas natin na maalam sa mga ganyang bahagi ng ano kanta. Kasi sa ating mga songwriter, kasi alam lang natin gumawa ng kanta talaga. Alam natin yung structures, pero yung mga tawag dun sa pagkakaano. Alam natin ihimay kung paano siya matatapos, mabubuo mula umpisa hanggang dulo. Paano yung pundasyon ng bahay ng kanta. Pero yung ano technical land, 'di ba? Yung anong tawag dito sa ganito? Kailangan natin mag-aral sa job. Ang importante kasi sa atin ay yung makapag-share tayo ng kwento sa kanila at magbigay tayo ng inspirasyon tulad ng tatlong payo na ibinahagi sa atin ni Toto, Sorioso at Marlon Romero. Ganda ng payo. Pakinggan mo tong kanta na to, panoorin mo yung video, parang mapapaisip ka na oo nga, kailangan ko magtira. O, sabi mo for the whole content on its entirety. Pag pinakinggan mo ba, magaan ba yung dating? O medyo mabigat? Imo ba? Medyo magiging emotional ka ba? O ano? For me sa akin, ano siya? Realization siya. Kasi parang pag pinakinggan mo siya, pinayuhan ka. Na oo nga, no, kapag nagmahal ka nga, no, dapat may ititira ka sa sarili mo. No? Na oo nga, no, pag nagmahal ka, hindi mo nga mabibigay lahat. No? Diba? Tsaka mayroong tinuturo sa atin na kabutihan. Eh, diba? Na parang pagka hindi naman hindi kalabisan o hindi makasarili kapag nagtira ka ng pagmamahal sa sarili. Ito lang kasi dahil parang hindi pa siya masyadong napapansin sa YouTube na may ganitong song pala. Kaya ito yung way para malaman nila ng ating mga kapinas ang tatlong payo nila Toto. May tatlong payo rin tayo sa kanila. Ayan. Ayun, supportahan, like, share, follow. Ganda! Ganda! Ako, abangan po ninyo mga kapinas ang susunod na marireview natin at lagi namin pinapaulit-ulit sa inyo kung meron kayong naisip pa-review sa amin dahil kami po ay mga pawang eksperto. comment nyo lang! Comment down below kung anong kanta, sinong artist ang i-review natin sa susunod dito lang syempre sa DJs React. Again, it has been your boy, your only boy, yung baby mo, it's your boy Ike. And of course, Raymond to, yours truly Batoy. And of course, rapido, mabilis lang to. Hanggang sa muli, dito lang sa DJs React, katid po ng 95.5 Pinas DJs FM. React.